Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito pong ating weather update ngayong araw, December 1, 2021. Yung minomonitor nga po nating bagyo, no, sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, mas lalo nga po siya nag-intensify, ano? Ang kanyang lakas nga po ay umaabot na sa 95 km per hour, malapit po yun sa gitna, at may pagbugso na abot na 115 km per hour. Ito nga pong nasabing bagyo sa labas ng ating bansa ay sa ngayon nga po, no, hindi po siya inaasahan na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility dahil ito nga po ay magko-curve papunta nga po dito sa silangan ng Japan. At kung makikita nga natin itong makakapal na kaulapan na ito, ay yung pinaka-extension niya, ano, ay halos aabot hanggang dito po yan sa may Mindanao. At kung mapapansin natin, itong bagyo na to ay may posibilidad pa mag-intensify into typhoon category. Ayon po yan sa Japan Agency at ng NOAA. At yung Northeast Monsoon o yung Amihan ay nakaka-apekto naman sa extreme northern Luzon at umaabot pa rin po yan, ano, hanggang dito po sa may Metro Manila. Yun nga po ang nakikita natin sa ngayon ay yung mga pag-ulan dito po sa mga parte ng Visayas, Palawan at maging dito po sa may Mindanao. Tignan naman natin, ano, kung yung kanilang forecast track, makikita natin dito sa forecast track ng Japan Agency, no, na by 2 p.m. mamaya, posible nga po mag-intensify na to into typhoon category at ito po ay nasa boundary pa rin, ano, ng ating power line. At pagdating naman po ng Thursday ng alas 2 ng umaga, ito nga po ay aabot na sa 140 km per hour ang kanyang lakas. At pagdating naman po ng Thursday 2 p.m., ito nga po ay aabot na sa 155 km per hour. And pagdating naman po ng Friday ng alas 2 ng umaga, ito naman po ay mas lalakas pa, no, aabot po ng 165 km per hour ang kanyang lakas. At pagdating naman po ng Saturday, ito nga po ay hihina na dahil nga po, no, sa pagbugso ulit ng ating Amihan ang magpapahina po dito sa nasabing posibleng typhoon. Check natin sa ating satellite image kung saan nga po itong mga parte na makakaranas ng mga posibleng pag-ulan. Kung mapapansin nga po natin, ano, na magiging maganda po ang lagay ng panahon dito sa extreme northern Luzon, northern Luzon, maliban lamang nga po sa Baler Aurora, sa Pulilio Island, sa Quezon, ay may mga posibilidad tayo mararanasan na bigla ang pagbuhos ng pag-ulan. Sa Metro Manila naman, Amihan po ang nakaka-apekto at may posibilidad po tayo makaranas dyan ng ating localized thunderstorm. Dito naman po sa may parte ng Mindoro Province, mapapansin nga po natin magkakaroon tayo mga isolated rain shower. At pagdating naman dito sa may Bicol Region, magiging maayos naman po ang lagay ng panahon. Meron lang naman tayo maninipis na kaulapan na nakikita dito sa parte ng Bicol Region. Dumako naman tayo sa may Visayas kung saan nga, no, makakaranas po tayo ng mga pulupulong pag-ulan dahil nga po yan, bunsod pa rin yan ng extension ng kaulapan nitong nasabing bagyo. Mapapansin natin, ano, na may mga posibilidad na makaranas ng pag-ulan dito nga po sa may Tacloban, sa may Sagay, sa may Cebu City, sa may Bohol, sa Iloilo, sa Roja City, makakaranas po tayo dyan ng mga biglang pagbuhos ng pag-ulan. Dito naman po sa parte ng Mindanao, makakaranas din po tayo dyan ng mga biglang pagbuhos ng pag-ulan, lalo na po dito sa may parte ng Bislig, makakaranas po tayo dyan. At dito po sa may parte ng Davao, General Santos City, at maging dito po sa may Zamboanga, makakaranas din po tayo ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Sa may Palawan naman, kung mapapansin natin, ano, na makakaranas din po tayo dyan ng may kalakasang pag-ulan, lalo po dito sa Puerto Princesa, Palawan. Check naman natin yung ating advanced weather forecast kung saan nga papunta ito nga nasabing bagyo. By December 2, mapapansin nga po natin, ano,
na itong bagyo na ito ay aangat na po no ng bahagi, papunta na po yan dito sa may parte ng Tugigaraw, sa may eastern section ng Tugigaraw. At pagdating naman po ng December 3, mapapansin nga po natin ito nga po ay lalayunan ng tuluyan dito sa ating bansa at yung amihan ay makakapekto pa rin sa Luzon area. At makakaranas pa rin ng tuloy-tuloy na pag-ulan itong Visayas at maging Mindanao. By December 4, mapapansin nga natin ano, na mas lumakas po ulit yung ating amihan at itong nasabing bagyo ay malayo na po sa ating bansa. At makakaranas po ng pagbugso ng amihan hanggang sa may Visayas at makakaranas naman ng malalakas na pag-ulan dito sa may parte ng Mindanao at ng Palawan. By December 5 naman po, ito naman po ang ating posibleng asahan. Magiging malakas pa rin po yung ating amihan. At sa ngayon po, mapapansin natin, ano, wala pa naman tayo nakikitang kasunod na sama ng panahon nitong nasabing bagyo. By December 6, ito nga po, ano, mapapansin natin, malakas pa rin po yung ating amihan. At yung bagyo nga po, no, ay tuluyan na lusaw na. May mga posibilidad po tayong low pressure area na mabubuo dito by December 6 sa may parte. Eastern section po yan ng Mindanao. Ito po ang ating imo-monitor, ano? Bagamat malakas pa nga po yung bugso ng ating amihan, kaya wala pa po tayong inaasahan na posibleng malalakas na bagyo na papasok sa ating bansa. Sa ngayon po, ito po ang imo-monitor natin, ano? Yung ating low pressure area na nakita dito sa eastern section ng Mindanao. At antabay lang po tayo para po sa mga susunod update dito sa ating advanced weather forecast. Maraming salamat po. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.